pero pwede pa yung Sabado dahil malinis naman. Ito yung binag. Hindi pa natatakpan kasi may sumasama pa siya may dugod mo. Sobrang ganda, grabe. Oo nga. Ayun ang maganda, ang dami. Grabe oh, ganda. Perfect ah. So yun lang naman po ang kailangan. Dito naman po sa palay, bago po natin isalang dito, dapat naibila dito ng maayos. Nasa 14% and below po ang moisture content ng palay. Yun po ang pinakamahalaga. Dahil kung hindi ito naibilad ng maayos, mas madali po masira yung mga consumable spare parts natin. At hindi po yun maiwasan na meron talagang durog kapag hindi na ibilad ng maayos. So ito, ayan, magandang klaseng palay ito, bagong ani. At saka naibilad siya ng maayos. Ito naman po yung impeller, oh. Yan. Diyan po, sineseparate na po dyan yung mga ipa, palabas. At yung good rice na para paputiin, dadaan na po yan, iakyat ng elevator and then dadaan na po doon sa ating whitener polisher. So, ang kagandahan sa machine na ito, nililinis niya na. Meron tayong local made na palay cleaner. Kaya may iwasan yung pagkasira ng mga spare parts. Hindi siya madali masira. Ayan ho, meron tayong elevator na nag-aakyat mula sa pre-cleaner papunta dito sa Shinong rice mill machine. Makikita nyo, merong parang alikabok. Natural lang po yan, normal lang po yan. Ganun po talaga sa palay. Meron siyang alikabok. Pero hindi siya ganun kalakas yung alikabok. Tungkol naman po sa ingay, hindi siya ganun ka shadow or hindi masyadong maingay ang machine natin. Kita mo, nag-uusap sila, magkarinig lang dahil hindi siya ganun kalakas yung ingay natin or ingay ng machine. So tingnan nyo. Kapag nagustuhan nyo po ang machine na ito, kapag meron kayong mga katanungan, please follow and add friend nyo po ako sa Facebook. Ito po yung Facebook account ko. Ang ganda, di ba? Ayan.
yan. Yan na. Yung operator na mismo yung mag-operate. Hands-on na, hands-on. Wala. After training, hands-on na. Yan. Tapos, yan. May pencil pen kami, wala. Kamahan ng beranda tani. 1, 2, 3. Hindi siya budla yung operate, hapos lang. O, hapos lang, o. Isang si Mama mag-operate, kayang-kaya. Ah, puno na? Puno na yung ano? Okay. Ano ito na na? Papalitan muna ng sako yung labasan ng ipa dahil puno na. Pero actually, ano pa ta? Temporary lang po yan kasi ilalabas po yung hose na yan. Doon ilalabas pa po yan. Ha? Puro ipa.